Maligayang araw, ULABS. Kasalukuyang andito kami ngayon sa labas ng ating paralan upang ipakilala sa inyo at ipakita ang kagandahan meron ng CSU-ULS. Ako po si Asham Lauban, nag-uulat. Ako si Adnan A. Mudzor. Ako naman si Ken Jasper Bunaw. Ako si Muhammad Garib M. Alongan. Ako si Rasmir Jumday. At ako naman si Narhamza Pendaton. Ako si Norhan M. Saluang. At ito ang School Tour Documentary! Kumusta? Ako si Asham Lauban, senior high school student ng Cotabato State University, University Laboratory School. Natutuwa akong tanggapin ka sa aming paaralan. Ang paglalakbay ng Cotabato State University School ay nagmamarka ng isang pambihirang tagumpay tungo sa isang kultura ng kahusayan. Bumuo ng napakatalino nitong faculty at staff ng administrasyon sa mga masiglang estudyanteng sinusuportahan nito araw-araw. Patuloy na binabalot ng CSU-ULS ang lahat ng nasa ilalim nito ng kapaligiran ng tiwala, tiyaga at pagmamahal sa bawat estudyante nito. Sa pagdaan ng mga araw, natuklasan ng bawat mag-aral ang kanilang mga talento at kakayahan at natututo upang mabuo ang kanyang tiwala sa sarili. So ngayon, andito tayo sa field na kung saan madalas tumatambay ang mga estudyante katapos ng klase. Yan, meron tayong ang tennis court at ang basketball court. At ito naman ang ating grandstand na kung saan isa sa pinakamalaking grandstand dito sa Cotabato. So, ito, yan ating mga estudyante. At ngayon, dito naman tayo sa pinatawag nating bench na kung saan madalas tumatambay ang mga estudyante maliban sa field. Dito sila nag-review. Cotabato State University, University Laboratory School ay isa sa mga tanyag o kilalang paaralan dahil sa tagal nitong pagkakagawa na nagsilbing pundasyon sa mga iilang tao'y sa ngayon nakapagtapos na. Tayo'y magbaliktanaw sa nakaraang mayroon ang paaralang CSU-ULS or Cotabato State University, University Laboratory School. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ken Jasper Bunaw, isang estudyante ng Cotabato State University, University Laboratory School. Ngayong araw, meron tayong kakausapin isang guro na nagtuturo sa loob ng 11 taon sa paralang ito. Walang iba kundi si Instructor Annalisa B. Paltingka. Magandang araw po ma'am, meron po akong itatanong sa inyo tungkol sa kasaysayan ng paralang ito. Una, paano po ba nabuo ang paralang CSU? O Cotabato State University School. Magandang hapon sa inyo lahat. Ayon sa aking kabatiran tungkol sa kasaysayan ng paaralan ito, nagsimula ang paaralan ito noong 1924, ito ay tinawag na Cotabato High School. Ang paaralan ito ay tumagal sa loob ng 43 years. And then, noong 1977, it was converted into Cotabato City National High School. Tumagal siya, I think, 6 to 7 years. Pagkatapos noon, nagkaroon ng conversion. Dahil sa batas na tinatawag na
484, I think, 484. Batas Pambansa Bilang 484, the conversion of Cotabato City National High School into Cotabato City State Polytechnic College. So, noong 2018, nagkaroon muli ng conversion. No, ito ay naganap noong August 7, 2018 dahil sa batas na 10585. Ito ay pinamagatang an act converting the Cotabato City Polytechnic College into a state university, no? Na kung saan nagiging existing na siya for I think 2018, 2019, 2021, mga 4 to 3 years na tayong Cotabato State Polytechnic College siguro, no? So yun lang ang pagkakaalam ko tungkol sa natin paaralan, sa kasaysayan ng paaralan. Pangalawang katanungan, ma'am, base sa tagal ng iyong pamamalagi bilang tagapagturo ng paaralang ito, ano ang pangyayari na hindi mo malilimutan? Yung sa pangalawang tanong, yung hindi ko talaga malilimutan sa aking pamamalagi sa paaralan ito is may dalawang sitwasyon. Una, yung masayang karanasan at masamang karanasan o di mabuting karanasan. Okay? Mauna kong banggitin o ikwento yung masayang karanasan. Yung masayang karanasan at hindi ko malilimutan, nung pumasok ako bilang isang guro sa paaralang ito. Kasi nabatid ko na ang mga bata ay matatalino at magagaling in terms sa mga academic na performance. Ang pangalawang kabatiran ko naman tungkol sa pananatili ko sa paaralan ito is yung masamang kasaysayan o karanasan. Hindi natin maiiwasan na ang mga estudyante ay comprises of different attitudes. So, may mga pasaway, may nag-e-excel na mga pasaway na estudyante, pero manageable naman sila at madali silang makausap, madisiplina at sumunod sa mga policy o regulasyon ng paaralang University Laboratory School. Yun lang. Pangatlong katanungan, ma'am, gaano nga ba naging pundasyon ng mga datihan o hanggang sa ngayon na mag-aaral ang paaralang ito? Base sa aking karanasan, yung mga dati naming mga guro na nagsipag-retire na, wala na sa paaralang ito dahil nanatili sila ng matagal na taon sa pag-google ng paaralang University Laboratory School, no, sa pagiging academic excellent or quality education. Lahat ng kanilang mga karanasan ay ibinahagi at ipinasa sa amin. So, yung mga karanasan nila simula noon hanggang ngayon is pinanatili namin o we sustain those quality na nagbibigay ng honor and pride sa paaralan ng laboratory school. No, sa paanong pamaraan? Marami na kaming na-produce na mga estudyante sa iba't ibang larangan ng kurso. Mga doktor, lawyer, teacher, engineer, architect, medical technologists at marami pang iba. And ang maganda pa roon is kapag sila ay nagbo-board exam, may mangilan-ngilan sa kanila na napapabilang sa mga top notchers. So, kaya yun ang posibleng maari kong ibahagi sa inyo na through the years, University Laboratory School is really producing
a quality person and a quality education for all in the total area of Cotabato Empire. Maraming salamat po ma'am sa pagkakataon at oras na iginugol niyo sa amin. At congratulations po for being a successful passer in the recent licensure examination for teachers. Welcome! God bless po ma'am. Muli, ito nga po pala si Kenja Serbunaw. Magandang araw at maraming salamat. Narito tayo ngayon sa bench at meron tayong estudyanteng inimbitahan upang mapagtanungan ng ating mga katanungan. Anong lugar sa CSU ang hindi mo malilimutan at may magagandang alaala para sa'yo? Para sa akin ay ang classroom namin ng Edison kasi kahit bago pa lang kami magkakasama ay marami na kami na buong alaala. Sa tagal mo dito sa CSU, base sa iyong karanasan at observation, anong mga pagbabagang iyong napansin sa tagal na panahon? Sa aking observation, ang aking napansin sa pagbabago ng CSU ay ang mga building at ang gym ng CSU. Ano ang mga inaasahan mo nung una ka palang tumuntong sa CSU? Ang inaasahan ko nung una po tumuntong dito sa CSU ay magiging masaya ang aking high school days. Dito tayo sa labas ng high school building na kung saan ay tatarangin natin ang isa sa mga estudyante ng CSU-ULS. Ito ang unang katanungan. Lugar na hindi mo malilimutan at may magagandang alaala para sa iyo. Para sa iyo. Siguro ang field. Kasi tuwing pagkatapos ng klase, pupunta ka dito para magpahinga mo na saglit at magpahan. Kalawang katanungan. So tagal mo dito sa CSU, base sa iyong karanasan at observasyon, anong pagbabago ang napansin mo sa paralang ito? Tungkol dito sa paralang ito ay siguro ang pagbabago ng pangalan na paralang at kapag nagpo-commute ako, minsan masasabi ko Pauline kasi CSU. So, yun lang. Pangatlong katanungan, ano ang mga inaasahan mo nung una ka palang tumuntong sa CSU? Marami akong inaasahan sa paralang ito. Una, ang learning system. Ang learning system ay mas strict sa itong paralan. Pangalawa, ang mga estudyante ay madaling kausap, madaling pinigalin, sayang kasama. So, maraming salamat. Ngayon, nandito tayo ulit sa labas ng building ng CSU Love High, na kung saan may tatanungin tayo ulit ng isang estudyante. Ito ang unang katanungan. Lugar na hindi mo malilimutan at may magagandang alaala para sa iyo. So ang lugar na hindi ko malilimutan at may magandang alaala para sa akin is ang pool ng buong school. Kasi tuwing may exam or may quiz, dyan kami tumatambay at nag-review. Pangalawang katanungan. So tagal mo dito sa CSU, base sa iyong karanasan at obserbasyon, anong pagbabago ang napansin mo sa paralang ito? Base sa aking obserbasyon, sa paralang ito ang nagbago is yung pagtuturo at yung strictness ng teachers. Kumbaga dati, hindi sila ganoon ka-stricto, ngayon nag-times to yung strict. Pangatlong katanungan, ano ang mga inaasahan mo nung una ka palang tumuntong sa CSU? Inaasahan ko is siguro yung ano, sa pangalan pa lang maiisip mo na talaga na yung school na ito, magagaling ang mga tao dito. Lalo na sa mga teachers, siguro ang first impression ko is magagaling sila at magaling din sila magturo. Maraming salamat. Alam niyo ba noong 2021, itinalaga bilang universidad ang dating CCSPC na ngayon tinatawag na CSU-ULS. Noong naging ganap na itong universidad, itinalaga bilang bagong presidente ng CSU si Dr. G. Dilna. Alam niyo rin ba sa paralang ito ay pwede nating mapag-aralan ang mga kursong katulad ng Doctor of Philosophy, Engineering, Business and Administration, Art and Science, Agriculture, Fisheries, at Education.